lesson learned eh. Mahalaga yung maaga ka magplano. Ilang buwan matapos ang 2022 elections, muling nagsama-sama ang ilang mga dati at kasalukuyang opisyal ng Liberal Party o Partido Liberal. Kasama sa pulong sina LP Chairperson at dating Vice Presidente Lenny Robredo, LP President at dating Senador Francis Pangilinan, dating Senador Franklin Drilon at iba pang kongresista. Ayon kay LP Vice President for Internal Affairs at dating kongresista Teddy Bagilat, napag-usapan sa pulong ang magiging direksyon ng partido at paghahanda sa mga darating na eleksyon. Ganoon din ang assessment sa nangyari sa 2022 elections kung saan natalo ang tambalang Robredo Pangilinan. Hindi maagang pinaghandaan. Ganoon lang naman kasimple. Nag-decide lang si Ma'am Lenny October. So you only had a few months to prepare for the national elections, for the campaign, versus yung kabila na years ago pa nilang pinaghalan, 6 years ago. I'm not saying na puro election na lang ang iniisip, pero kung meron ka nang nakikitang mga posibleng kakandidato by 2028, dapat sa ngayon pa lang, sinimulan mo na yung makinarya mo. Ayon kay Bagilat, wala pang napag-uusapang mga personalidad na lalaban sa ilalim ng LP sa 2025 midterm elections at 2028 national elections. Pero inaasahan niya na tatakbo muli sa pagkasenador si Pangilinan sa susunod na halalan. Habang isa naman sa mga naiisip na maging standard bearer sa 2028 si Senator Risa Hontiveros. Tanging si Hontiveros ang nakapasok sa Magic 12 sa ilalim ng Robredo ticket. Tingin ni Bagilat, wala rin anyang magiging problema rito dahil may koalisyon naman ang Partido Liberal sa akbayan na partido ni Hontiveros. I think kung meron man mga iniisip yung mga kasama o yung mga supporters ng nakarang eleksyon, kung sinong pwede by 2028, si Risa Hontiveros yung isang naiisip. So, sorry to put her on the spot, pero ako I think si Risa really has to start thinking about 2028 kasi graduate na siya by 2028. So whether it's a higher position, whether it's vice or president. Wala pang komento si Hontiveros patungkol dito. Dagdag ni Bagilat, titingnan din ng LP ang pagpapalawak ng kanilang mga kaalyadong partido. I think it's important to reach out to the other political parties, kina Senator Manny Pacquiao, kina Senator Coco, ganyan, sa Action Democratico and other political parties na baka willing sila na magkaroon tayo ng coalition no, leading towards 2028. Ngayong buwan pagbobotohan ang mga bagong opisyal ng partido kung saan inaasahang uupo bilang bagong presidente ng LP si Albay 1st District Representative Edsel Lagman. Jorlyn Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.